Mga Kadribol, welcome back po muli kayo sa aking channel, Kadribol Basketball. Pag-usapan po natin ngayon kung ano raw ang mas makakabuting gawin ng koponan ng Los Angeles Lakers para kay Russell Westbrook ngayong season. Bago po tayo magsimula sa ating pag-uusapan mga Kadribol, make sure na nakasubscribe ka na sa aking channel. Hit the bell icon and like the video para mas makilala pa ang ating channel. Salamat po! Ang paglalaro pa rin po ni Russell Westbrook sa Los Angeles Lakers ay mas lalong tumataas kada araw. At dahil po mahirap iangkop itong si Westbrook kay LeBron James, marami ang nagsasabi na mas makakabuti sa Lakers kung paglaruin nila si Westbrook mula sa bench at pangunahan ang kanilang second unit. Hindi pa nga po nakapaglaro itong si Westbrook mula sa bench, magbuhat pa noong November 28, 2008 sa koponan ng Oklahoma City Thunder. Kaya mahirap pong isipin na gagawin na lamang siyang backup ng Lakers. Pero ano pang magagawa nila kung hirap naman talaga isabay si Westbrook kina LeBron at Anthony Davis? Kaya mas makakabuti daw po kung sa second unit ng Lakers siya maglalaro. Depende na lang kung milagrong matutunan na niyang mag-shoot sa malayo. Ang usapin po na paglaruin na lang si Westbrook off the bench ay nagsimula pa last season nung naging disaster na ang kanilang naging kampanya. Subalit ang dating head coach po ng Lakers na si Frank Vogel ay ginawa pa rin siyang starter. Siguro ay dahil na rin sa mindset ni Westbrook at sa hindi pa niya pagtanggap sa ganoong role. Kaya baka ito pa rin po ang kaharaping problema ng Lakers kay Westbrook ngayong season. Dahil baka hindi pa rin daw handa si Westbrook para dito. Isa pa sa dapat na pong tanggapin ni Westbrook na hindi na siya gaya ng dati. Gaya ng pagtanggap ni Carmelo Anthony. Kaso ang tanong, matatanggap na kaya niya? Ang bagong head coach po ng Lakers na si Darvin Ham ay nabigyan ng kapangyarihan na ibangko si Westbrook sa mga huling sandali ng laban kapag kinakailangan. Kaya abangan po natin kung gagawin niya ito. Mahusay pa rin naman po si Westbrook mga kadribol. Katunayan, ang kanyang naging average last season ay hindi masama. 18.5 points, 7.4 rebounds at 7.1 assists per game. At maganda pa rin naman ang mga inilaro niya down the stretch. Kahit na ba ang paglalaro niya ay walang masyadong impact sa kanilang koponan. Above average player pa rin naman itong si Westbrook pagdating sa pag-push ng pace, attacking the basket, rebounding at hitting the open man. Ang tanging kahinaan lang po niya ay ang shooting niya sa perimeter at pagdepensa. Sinubukan na po ng Lakers na i-trade itong si Westbrook sa kalagitnaan ng nakaraang season. Pero hirap talaga silang hanapan siya ng trade partner. Isa na lang po ang magandang gawin ng Lakers ngayon, ang maghintay ng tamang pagkakataon. At kung sa trade deadline ay ma-trade na nila siya. Ano po masasabi ninyo sa balita natin ngayon mga kadribol? Sana po ay nagustuhan ninyo. Please like and subscribe to my YouTube channel for more basketball news and latest updates. At maging parte ka na rin kadribol sa lumalaki nating pamilya. Dito lang yan sa ating Kadribol Basketball. Balitang basketball ngayon, ididribol ko. Salamat po!